Kumusta ka, kaibigan? Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan. Ano nga ba ang kasalanan na hindi napapatawad? Maari ba itong magawa ng isang tao? At ano ang kahinatnan kapag nagawa mo ang kasalanan na hindi napapatawad? Atin itong pag-uusapan, mga kaibigan. Ano nga ba ang tinatawag na unpardonable sin? Ano ang ibig sabihin ng kasalanan na hindi napapatawad? May isang lalaki, mga kaibigan, na bumisita sa Scotland upang sa ganun makita ang ganda ng view ng mga beaches doon. Kaya lang, sa kanyang paglalakad, may nakita siya na signage na nakalagay, "Warning, danger, if you go beyond this point, you will not be able to escape the incoming tide." At tumingin, mga kaibigan, ang lalaking ito sa kanyang likuran at sinabi niya, "Kayang-kaya ko naman siguro na tumakbo if ever magkaroon ng pagtaas ng tide." Dahil naniniwala siya, mga kaibigan, sa kanyang kakayahan dahil isa siyang marathon runner. Kaya naman nagpatuloy siya sa paglalakad sa lagpas ng warning danger sign. At sa kanyang paglalakad, nawili siya sa mga nagkagandahang starfish, seashells, at na-curious siya sa mga maliliit na crabs. At siya ay naghanap ng crabs sa ilang mga butas habang siya ay naglalakad. Ngunit to make the long story short, mga kaibigan, nagkaroon ng paglakas ng tide. At hindi lamang yan, nagkaroon ng tsunami sa pagkakataong iyan. At dahil nakita ng lalaking ito ang malaking paparating na wave, siya ay tumakbo ng napakabilis. At hulaan niyo, mga kaibigan, kung siya ba ay nakaligtas dito. Ang sagot ay hindi, dahil kasi kahit na gaano siya kabilis na tumakbo palayo sa mga waves, ay nasagip pa rin siya na kumitil ng kanyang buhay. Sa ating buhay, mga kaibigan, binabanggit sa banal na kasulatan, ang Biblia, na mayroong point na pag tayo, mga kaibigan, ay nagkaroon ng pagkakasala laban sa ating Panginoong Diyos, na kung saan kahit na tayo ay humihinga pa, ang ating puso ay pumipintig pa, pero ang ating kalagayan espiritual ay papunta na sa gate ng impyerno. At yan ay dahil posible na ang isang tao ay lumayo sa ating Panginoong Diyos habang siya ay binabagabag na banal na espiritu. Ngunit pagkatapos na siya ay mapunta sa point of no return, na kahit anong gawin niya, mga kaibigan, ay hindi na siya makakabalik, at dito nagawa niya ang tinatawag na unpardonable sin. Marami mga Kristiyano ngayon ang nababahala kung ano nga ba ang unpardonable sin. Sila ay nako-confuse patungkol sa matter na ito, at sila ay takot na takot at tinatanong ang kanilang mga sarili kung kanila bang nagawa ang unpardonable sin. At ano nga ba ang pag-asa na binabanggit ng Biblia patungkol sa unpardonable sin o ang kasalanan na hindi napapatawad? May isang warning, mga kaibigan, sa Mateo 12 verse 31 na binabanggit niya dito, "Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men." Oo, mga kaibigan, binabanggit niya dito na ang blasphemy o kapusungan sa Tagalog laban sa ating Panginoong Diyos ay pwede pang patawarin ng ating Panginoon. Ngunit ang kapusungan o blasphemy laban sa Espiritu Santo ay hindi kailanman mapapatawad. Ganon din ang binabanggit, mga kaibigan, sa Mark 3 verse 28 to 29, "Assuredly I say to you, all sins will be forgiven the sons of men, and whatever blasphemies they may matter, but he who blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is subject to eternal condemnation." At binabanggit din, mga kaibigan, sa Lucas 12 verse 10, "And anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him, but to him who blasphemes against the Holy Spirit, it will not be forgiven." At kung ating nga makikita, mga kaibigan, ano nga ba ang tinatawag na blasphemy against the Holy Spirit o tinatawag na kapusungan sa banal na Espiritu? Atin itong laliman na pag-usapan, mga kaibigan. Kung ating mapapansin, mga kaibigan, pinabanggit sa banal na kasulatan, lahat ng mga kasalanan ay pwedeng patawarin ng ating Panginoon basta ito ay taos-puso nating hiniling sa ating Panginoon. Lahat ng mga paglabag na nagawa natin ay pwedeng patawarin ng ating Panginoon, kahit na ang pinakamalalang notorious na mamamatay tao at mga drug lord ay pwedeng patawarin ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ito, mga kaibigan, ang nakakalungkot
dahil sa isang normal na tao ay pwede ang lahat na magawa ang tinatawag na unpardonable sin o kapusungan sa banal na espiritu. Binabanggit ng karamihan mga kaibigan na ang kapusungan sa banal na espiritu o ang kasalanan na hindi napapatawad ay kapag ikaw ay kumitil ng iyong sariling buhay. O sa English mga kaibigan, tinatawag itong suicide. May mga nagtatanong mga kaibigan, kapag sila raw ay nagpakamatay, sila ba kaya ay maliligtas? Sa inyo, mga kaibigan, tatanungin ko kayo, kung ang isang tao ba ay nagpakamatay, ay posible kaya na siya ay maligtas? Kung ating makikita mga kaibigan na binabanggit sa banal na kasulatan, ang isang tao mga kaibigan na kumitil ng kanyang buhay, ay ito ay isang pagpapakita ng ugaling wala ng kapag-apag-asa at ugaling walang pananampalataya. Dahil binabanggit mga kaibigan sa banal na kasulatan, without faith, it is impossible to please God. Ngunit ang tanong ay, pag kinitil mo ba ang buhay mo, ibig bang sabihin, ikaw ay mapupunta na sa impyerno? Ang banal na kasulatan mga kaibigan ay hindi kinukonsider ang ilan sa Biblia patungkol mga kaibigan sa pagkitil ng sariling buhay. At masailan na dinidiscourage ang lahat sa mga tao mga kaibigan na banggitin sa mga mahal sa buhay na namatayan na nag-commit mga kaibigan ng suicide na hindi na maliligtas ang kanilang mahal sa buhay sapagkat nasa Diyos pa rin kung sila ba ay maliligtas. At sa banal na kasulatan mga kaibigan, isang halimbawa nito ay si Samson. Noong si Samson mga kaibigan ay humiling ng kalakasan sa ating Panginoon sa kahuli-huli ang bahagi ng kanyang buhay, siya mga kaibigan ay humiling ng lakas upang sa ganun gampanan niya ang pagliligtas sa kanyang bayan sa pamamagitan mga kaibigan ng pagtulak ng poste na kung saan nandun ang mga Philistines na sa paggiba mga kaibigan ng gusali at namatay mga kaibigan ang mga Philistines at pati siya ay namatay rin. At ito mga kaibigan ay tinatawag na sacrificial death. Ginampanan niya ang tungkulin niya upang iligtas ang kanyang bayan. At kung ating mga kaibigan makikita ang pangalan mga kaibigan ni Samson sa libro ng Hebreo sa Heroes of Faith, isa si Samson sa mga mapapalad na maliligtas pagdating ng ating Panginoong Diyos. John 15 verse 13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Oo mga kaibigan, isang dakila ang isang tao na mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan at para sa ibang tao na ginampanan mga kaibigan ng ating Panginoong Yesus na siya mga kaibigan ay inalay niya ang kanyang buhay upang tayo ay matubos sa kasalanan. Ito mga kaibigan ay dakila, ngunit nasa Diyos pa rin mga kaibigan ang paghuhukom sa mga tao na kumitil ng buhay dahil sa walang pananampalataya at walang kapag-apag-asa. Kaya naman mga kaibigan, kung ating makikita, ang suicide ay hindi kapusungan sa banal na espiritu. Kahit na mga kaibigan, ang pinakamatindi na kasalanan na pwedeng i-commit ng isang tao against sa ating Panginoong Diyos ay yung tinatawag na blasphemy o pag-aangkin na ikaw ay Diyos. Ito mga kaibigan ay isang napakalaking kasalanan. Ngunit kahit na ikaw ay nakagawa ng blasphemy o kapusungan laban sa ating Panginoong Diyos ay pwede pa rin itong patawarin. So ano nga ba ang ibig sabihin mga kaibigan ng unpardonable sin? Lahat kasi tayo mga kaibigan ay binigyan ng konsensya na udyok mga kaibigan ng banal na espiritu, na ang trabaho mga kaibigan ng banal na espiritu ay ipakita sa atin na tayo ay nagkakasala. Ngunit kung ating laging gagawin ito at nakasanayan natin ito at hindi na tayo hihiling ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos dahil alam natin na okay lang ang ating ginagawa, ang ating mga kasalanan, ay dito nakakapag-commit tayo ng tinatawag na unpardonable sin. Dahil hindi mo na kinikilala ang kasalanang ginagawa mo at hindi ka humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, hindi mapapatawad ang ating kasalanan. Nagsisimula kasi yan mga kaibigan. For example, ikaw ay nakagawa ng isang maliit na bagay na kasalanan, katulad na lamang mga kaibigan ng simpleng pagnakaw sa bulsa ng ating mga magulang ng 5 piso. Sa una ay kinakabahan ka pa lang, ngunit habang tumatagal, lumalaki rin ang iyong kupit sa iyong mga magulang at inuudyukan pa rin tayo ng banal na espiritu na tayo ay nagkakasala. Ngunit kung tayo mga kaibigan ay nagrarason, nirarasonan natin mga kaibigan ang ating mga kasalanan at hindi natin ito mga kaibigan hiniling ng kapatawaran sa ating Panginoon, hindi po ito mapapatawad
sapagkat hindi mo naman inilapit at hindi mo inamin na ikaw ay nagkakasala. Ang danger nito mga kaibigan, habang tumatagal ay lumalala, nawawala mga kaibigan at humihina ang pleadings ng banal na espiritu sa ating puso hanggang sa hindi mo na mapakinggan ang sinasabi ng banal na espiritu at hindi mo na makikita ang iyong kinagawa na kasalanan. Ang alam mo ay normal lang ito. Kaya nga naman mga kaibigan, hindi ito mapapatawad ng ating Panginoong Diyos dahil hindi mo ito hiniling ng kapatawaran sa ating Panginoon. Dahil alam mo, ito ay okay lang. Kaya naman mga kaibigan, ang tanong ko sa inyo, tayo ba ay nakakapag-commit ng unpardonable sin? Katulad mga kaibigan ng panalangin ni Salmista David sa Psalms 139 verse 23-24, binabanggit niya dito, "Search me, O God, and know my heart. Try me, and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting." Oo mga kaibigan, ito nawa ang maging panalangin natin, na nawa tulungan tayo ng Panginoon na ipakita kung ano ang nasa ating mga puso, kung ano ang nasa ating mga isip, at nawa makita natin ang ating mga pagkakamali base sa 10 utos ng ating Panginoon. Dahil ang paglabag sa kautusan ay kasalanan sa ating Panginoon. Kaya naman ating titignan mga kaibigan kung tayo ba ay nagkakasala sa ating Panginoon. May dalawang klase rin kasi mga kaibigan ng kasalanan, ang sin of omission at sin of commission. Ang ibig sabihin mga kaibigan ng omission ay alam natin na maganda ang ating gagawin ngunit hindi natin ito ginawa. Ito mga kaibigan ay sin of omission. Habang ang sin of commission mga kaibigan, ito ay paglabag sa kautusan ng ating Panginoon. Nawa ay ipakita sa atin ng ating Panginoon kung tayo ba ay nagkakasala. At nawa, ito ang ating panalangin sa ating Panginoon. Na panalangin din ni Salmista David sa Psalms 51 verse 10, "Create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit." Oo mga kaibigan, ito nawa ang ating maging panalangin sa ating Panginoon, na nawa i-restore ng ating Panginoon ang kaligayahan na tayo ay mayroong malinis na puso. At nawa hilingin natin na manatili ang banal na espiritu sa ating katauhan, sa ating pag-isip, sa ating puso. Purihin ang Diyos at maraming salamat kaibigan sa iyong panonood.